Anong gagawin mo kapag sinasalubong ka ng rejection o hindi pagtanggap? Ganung ikaw ay may magandang hangarin. Meron ka namang mabuting layunin. Welcome to Father Jade Shares, where I share some reflections for the daily gospel reading. Today is the feast of San Lorenzo Ruiz, our first saint. Our gospel is a gospel according to Luke chapter 9, verses 51 to 56. When the days for Jesus to be taken up were fulfilled, he resolutely determined to journey to Jerusalem, and he sent messengers ahead of him. On the way, they entered a Samaritan village to prepare for his reception there, but they would not welcome him because the destination of his journey was Jerusalem. When the disciples James and John saw this, they asked, "Lord, do you want us to call down fire from heaven to consume them?" Jesus turned and rebuked them, and they journeyed to another village. Nakita natin ng Panginoon papunta sa Jerusalem. Ano ba ang pakainya niya sa Jerusalem? Alam po natin, doon magsisimula ang kang pag-uusig na siya hahantong sa pagka-aresto sa kanya, at doon po siya hahatulan at doon niya ibibigay ang kanyang sarili para sa kaligtasan, para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yun nga lang, kailangan dumaan siya sa isang bayan ng mga Samaritano. At doon sa bayan na iyon, hindi siya tinanggap. He was rejected. Why? Kasi papunta siya sa Jerusalem eh. Isa siyang Hudyo. At ang bayan ang mga Samaritano, yan ay may counting, alam niyo na, paghidwaan. May gap yan eh. So hindi siya tinanggap. You know, that's happening even today. Kapag meron tayong magandang hangarin, tayo na yung magbibigay, tayo na yung tutulong, tayo na yung magpapakita ng kawang gawa o mabuting kalooban. Pero honestly, what happens? Minsan nare-reject tayo. Minsan may mga hadlang, minamasama. So ano dapat natin gawin? Let's take it from the Lord. Ano ginawa niya? He took another route. That's the first one. If we are rejected from doing and continuing and pursuing to do good, let's just take another route. Kuha na lang tayo ng ibang ruta. Ano ibig sabihin po nun? Hindi natin kailangan makipagsagutan, makipag-away, makipagtagisan ng talino, at pilit mong papatunayan ang iyong magandang kalooban, ang magandang hangarin mo. The Lord said, hindi na siya nakapagtalo. Wala naman siyang masamang hangarin sa mga Samaritano eh. Jesus just wanted to go to Jerusalem and just to pursue kung ano yung plano ng Ama para sa kanya. Eh, nireject siya. He just took another route. Yun po ang maganda po nating unang paraan o tugon kapag tayo ay nare-reject. Huwag nating salungatin, huwag na tayo makipag-away. Hanap na lang tayo ng ibang daan. For sure may ibang daan at may ibang paraan para matupad natin at tuluyang magawa yung ating maganda at mabuting hangarin. Hindi natin kailangang maghanap at lumikha pa ng mga kaaway. That's the first one. Pero may pangalawa. Ano po iyon? Take another breath. Kanina, take another route. Hanap na ibang ruta. If there is a rejection in front of you. Ano yung pangalawa? Take another breath. Anong sabihin ng another breath? Huminga ka muna. Isang hinga huli. Isang inhale. You are rejected? Okay, ngayon na uli. Game na uli. You're rejected again? Wait. Take another breath, ika nga. No? Huminga ka. Hinahon lang. Okay? Mag-desisyon ka uli. Patatagin mo ang iyong desisyon. Patuloy mong paglinawin ang iyong hangarin. At ito ay padalisayan pa kapag ikaw ay nare-reject. Take another breath. Hindi ka susuko. Magpapakatatag ka. But you're just taking it one day at a time. 1 minute at a time. Bakit ko sinabi ito? Tingnan po natin si San Lorenzo Ruiz. Alam po natin, San Lorenzo Ruiz, hindi naman instant death yung kanyang martyrdom. Si San Lorenzo Ruiz ay namatay dahil sa torture.
Ano sabi torture? Prolonged. Prolonged agony and physical suffering and pain. Alam naman po natin, ang ginawa sa kanya, nilulunod siya ng tubig, nandiyan yung siningitan ng mga karayom, yung loob ng kanilang kanyang mga daliri, ng kanyang mga kuko, at ginagawang gitara. Ah! You know, just to imagine, parang tindig ng balahibo, nakakakilabot. And then hanggang binitin siyang patiwarek at siya ay ibinababa, nilulubog dun sa balon na puno ng mga dumi ng tao. He was being tortured. At nung siya ay binibigyan pa ng pagkakataon makaligtas at hindi ituloy ang kanyang torture, ano sabi ni San Lorenzo? Kung may 1,000 man akong buhay, yung 1,000 yon ibibigay ko pa rin para sa Panginoon, para kay Jesus. Yung torture, doon nagawa ni San Lorenzo Ruiz, yung one breath at a time. One breath at a time. Mahirap, nahirapan siya. Pause. Take the breath of God. Okay? Huwag tayong sumabog agad, sumuko, tumakbo. Hindi. Let's continue to persevere, magpakatatag. One moment at a time. At alam naman natin ang virtue, nakukuha naman natin ang virtue by repeatedly doing so. Like for example, the virtue of punctuality, di ba? Paulit-ulit mo lang gagawin yan. Okay na, late na naman ako, pero next time, maaga uli ako. Paulit-ulit, one day at a time. Take another breath. Yun ang ginawa ni San Lorenzo Ruiz. Habang pinahihirapan siya, it was a prolonged agony, mahabang paghihirap. Yung kanya, hindi yung patayin niyo na ako nang matapos na ito. Hindi ganoon, ano? Talagang pinahaba ang paghihirap niya. He was taking one breath at a time. One commitment to the Lord at a time. Paulit-ulit siyang nagdidesisyon sa Diyos ang kanyang buhay. Para sa Diyos ang kanyang buhay. Ito po ay dalawang paraan kapag tayo ay hinahadlangan sa maganda nating hangarin. If we are confronted by rejections from people, from the situation, dalawang bagay. Take another route. Hanap ka ng ibang paraan. May ibang daan. Pangalawa, take another breath. Magpakatatag tayo, magpursige, patuloy lang na gagawin, paulit-ulit na magkukomit tayo. Rejections are coming. 1, 2, 3, 4, 5. How many times ang rejections yan? But we continue to persevere. One breath at a time. Huwag tayong susuko. Let me pray for you. Father in heaven, I pray for those who are suffering from the pain of rejection. For those who are lost already with their good intentions. Pinanghihinaan ng loob because of some rejections. I pray that they may have the wisdom to take another route, to pursue their good purpose. And I pray for them, O Lord, that they may persevere, that they will not give up, that they will take it one breath at a time. For them to take another breath, to continue to commit to you, to commit to what is good over and over and over and over again. This we ask through Christ our Lord.